Patay ang isang babae at dalawa niyang anak sa Carrascal, Surigao del Sur matapos matabunan ng gumuhong lupa sa gitna ng pananalasa ng bagyong Basha. Ayon sa lokal na pamahalaan, 200 bahay sa lugar ang naapektuhan ng kabi-kabilang landslide. Para sa iba pang detalye kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si GMA News stringer Louis Oranda mula sa Surigao del Sur. Louis. Yes, maraming salamat po. Maraming salamat, Maki at Sir Mark. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Uluwi, bigyan mo pa nga kami ng detalye doon sa nangyari sa mag-iina na landslide. Yes po, sir. May nakuha po tayong impormasyon galing po sa Police Regional Office 13. At nakilala po itong mga biktima po, Sir Mark, Maki. Ito po ang mga biktima na sina Irene Lamila Binkelio, 33 anos po ito. At saka itong dalawang anak nila na si EJ Binkelio, 6 anos. At saka yung isa, si MJ Binkelio, 3 taong gulang po ito. At yung kanilang padre de pamilya, buhay po ito. Pero may mga, balik sa katawad sa may mga sugat po umano ito, nakilala po si James Binkelio po, 33 anos. Gabi ba nangyari, Louis? Sir, sa impormasyon po na nakuha natin na kaninang madaling araw po, alas 4:30 po ng madaling araw nang rumaragasa po itong may malakas na ulan, saka yung tubig, yung baha na may dalang putik na tumama doon sa bahay sa nasabing pamilya po, sir. Gaano ba ka nakikita namin sa mga still photos kasi, Louis, na galing dyan sa Surigao del Sur, na talagang nasa gilid ng tila bundok eh, yung bahay nilang mag-iina. Hindi ba, ito ba first time na nangyari sa gilid na yon o matagal lang sinasabi na landslide-prone area talaga yung bahayan nila para sila sana ay nagkaroon ng preemptive evacuation? Yes po, sir. Actually, yung area dyan, sir, yung area ng Carrascal, sir, mining area kasi yung, sir, eh. So, malawak na area yon at saka parang ano, parang sa kabi-kabila may mga ganun-ganun na rin ang sa kalagayan nila, yung sitwasyon nila, yung bahay nila na sa gilid ng kalsada, minsan nasa gilid ng medyo may mga bulunduking area. Ganun po ang sitwasyon dyan sa area, sir, kasi mining area po yan, sir. Ano ibig sabihin mo, Louis, kung mining area yung lugar? Anong kinalaman nun sa landslide na tinutukoy natin ngayon? Sir, ang itong mga mining area kasi, sir, malawak kasi yung area dyan nila at saka yung wala na pong mga kahoy yung area, sir. Saka parang bari na po talaga yung wala ng kahoy at saka parang ano, lupa na lang at saka sa mga area ding dyan may mga ano, may mga malawak na mga minahan. So dyan po nag-operate yung mga minahan dyan sa area, sir. Ay nako, kamusta ang ano, Louis, ang lagay ng panahon ngayon dyan habang nag-uusap tayo ngayon? Yes, sir. Actually, dito po sa atin, ako po yung nandito, naka-base po ako ngayon dito sa Butuan City, yung Regional Trade Center po ng Caraga Region. At saka itong pangyayari ay doon po ito nangyayari sa bayan ng Carrascal. Itong Carrascal po ay sa lalawigan ng Surigao del Sur. Dito po sa aking kinaroonan sa ngayon, sir, maaliwalas na po ang kalangitan namin dito. Medyo kaninang konti ay nagpakita na po si Haring Araw dito sa ating kinaroonan at saka wala na pong ulan dito sa Butuan City as of this moment, sir. Okay, maraming salamat sa mga detalye mo, ha? Maraming salamat din po, sir. Si GMA News stringer Louis Oranda.